Game 2 coming from a clean win doon sa Game 1. Kami pa rin ang inyong makakasama nga pala. Sandy, and here with me is Wolf. Makita natin comfort picks ng Omega. Actually, ito ah, hindi kami nagbibiro dito, pero sabi namin ni Sandy, naku mo, kailangan ng ilista. Ilista mo na, palista mo na sa barangay. Palista nga guys. Grabe, nakuha nila lahat ng mga comfortable, di ba? Nakita natin, Lynn, tapos sabi namin, ay grabe to. Tapos pinredict namin ni Santi dito off-cam, sabi namin, ay Angela to. Oh, Angeling, oo. Oh. Kailangan iba nila yung Angela. Eh, nakuha yung Dibinan, kinuha yung Angela, yung Tamos pa nakuha sa last pick. Oo, oh, may pag-seminar nga, tama si Umi dito, sa seminar niya dito sa XP. So, nandito rin yung Beatrix ni Kelra na ang katapat e Esmeralda. So, kung maging hindi ranged hero yung atapat niya, so kaya niya mamain talaga in terms of the mechanics. Okay, tignan mo si Ryzen. Inuubos agad energy. Pero okay lang yan, kasi alam na, calculated naman niya usually. So, nagsa-scout. At nakita nila na walang nag-i-invade dito sa mga orange buff nila. So, it's gonna be a very easy double buff setup para din sa Ling. Ang next contention niyan kung ano, sa crab or sa... magandang move coming out from IDNS with a rotation coming out from Zanri. Zanri gank onto the bottom lane. Sabi niya, wala mo nung pag ano ha, wala mo nung pag seminar Rencho ha. Makikisali muna ako dito sa laban. Gusto sana nila 1v1 lang. Kaso din si Chuck, no, inaalagaan na nga si Kelra sa may bandang itaas. Ang kagandahan dito, pag may Angela ka Wolf, kasi pwede mong alagaan yung gold laner mo, tapos pag level 4 ka na, pwede ka mag-heart guard. Yep. Pwede mo samahan agad yung Link kung fa-follow up siya. Ano kaya yung magiging decision dito ni Easy on this gold lane Esme? Kasi diba pag explain na Esme, nagta-tap build ka. Kaso ginagaw nila dito si Dairoth and he do have the damage this time. At din na si Ryzen with the dash. At sure kill na talaga yun under the turret pa ng IDNS Esports. Samantala, ito naman si Etomax binibigyan ng dalawang members ng IDNS. Makakatakbo ba gamit ng sprint? Kaya naman talaga kalakasan ng isang Lilia. With the sprint in comes Zanri daw, naku po, nakimarkahan si Etomax and second kill para dun sa ating Natalia. Nice decision, I mean, from Zanri na alam niyang pwedeng mag-recall dun eh. At dun lang umuwi at hindi na maglakad niya, papalayo pa. And ngayon, IDNS Esports ang lumalamang ng bahagya. Ganda ng dawning light na bibitawan dun, tapos finisher nila. But here comes the heart guard coming from Chakno. Nice save para sa kanyang teammate. Turtle, hindi pa naman nababawasan halos ng health, so pwede pa magkaroon talaga dito ng skirmish. If ever napapasok dito si Lois, tignan natin kung sino nga ba talaga makakuha. Anda, taas ang damage output, incomes sa Fanny for the double kill, makakuha nga lang ng Turtle dito si Ling, incomes the Tempest of Blades, at babalik pa sa laban si Ryzen. Nakita niya may low na hero dito, which is the Dairoth, kaso siya yata mabalas, hindi, makatapo pa rin Dawning Light, hindi tatama doon sa Ling, at ito si Ryzen, grabe, in-out, Zandri nga lang, merong smokescreen, eto Max, naglalaan, may ultimate, hindi pa rin mapapatay dito yung Natalia, kahit pa may bomba doon. And Etomax being punished. Killing spree para kay Lois. And IDNS na abawi dun sa laban na yun. Ngayon, ayaw na ata talaga nila magpamaliit dito sa mga doubters. And IDNS Esports ngayon, unti-unti nang bumabawi. Pero kung papansinin natin yung Gold Wolf, kahit maraming nakuwang kills yung IDNS Esports doon, Omega pa rin. Oh, grabe! Double shotgun! Sa may reset, Easy nakatakbo mula kay Kelra. Nakita mo yung ambush na yun. Ang maganda pa din sa ginawa ni Kelra, hinanap niya talaga yung pinakadulo ng bush para hindi siya kita. Para sobrang lapit ng kanyang, ng scatter ng kanyang shotgun. Yung range, no? Hindi na kakalat pa. Oo. Yung bullets doon na parang umbrella yung ano eh, yung informe. So parang tinuloy niya na nga talaga doon para salong-salong lahat ng ano, nung, kung sino man yung dadaan. And si Izzy ang napadaan doon. So now, IDNS Esports, sila yung kailangan mag-ingat sa mga pag-check bush nila kasi wala sila gaanong vision. So si Zanri dito, even though na invisible siya na papasok sa mga bush, pwede siyang bitawan dito ni Kelra pag nag-ultimate ng shotgun to. Pag nakita kong may extra vision, pwede agad bitawan eh. Tignan mo ito, nakaramdam ko yung Omega, nag-out sila din sa may top lane. Saktong-sakto sa pag-rotate ni Angelina din sa may top. So medyo mapapawalan yung ng bisa yung pag-move nila dito sa may top lane. Kind of wasting their time. Saan ang susunod na galaw ng IDNS? Seems like Santi, Turtle ang pag-aagawa ng dalawang teams na to. In 5 seconds, pero sa bottom lane mo ang may kill. Sa top is going down. Pero si Ryzen gusto pa makakuha ng isang kill. Ito na yung hard guard. Tempest of Blades, ginamit agad. Mukhang kailangan mag-out dito ni Ryzen. Alis makakuha siya ng kill. At yun na nga! Yung Fanny nakahanap ng angulo na ako ng isang kill at nakakuha pa ng pangalawa. Lois!
And yung trio ng IDNS punishing Omega ulit. Ang ganda ng ginagawa ng IDNS na tila ba parang superhero lang si Lois. Oo. Pumapasok sa Exeda kung kailan palugi na yung mga teammates niya. And yun yung naging rason para ma-open up itong turtle na to. So now, 8-2, in our 5-minute mark, IDNS is definitely in control. Omega ngayon, sila yung nangangapa kung paano sila babawi. Pero kung mapapansin din natin, Wolf, hindi pa namamatay si Kelra eh. And yun yung sakit sa ulo mamaya ng IDNS. For sure. So sabihin natin si Ryzen, hindi ganun kalaking problema na para sa kanila. Si Kelra, kailangan nilang pag-isipan. Kasi IDNS, wala naman silang ganun kalakas na scaling hero apart from Xavier siguro. Hindi katulad ng Omega na yung Ling at yung Kelra, Beatrix ni Kelra ay malakas. Pagdating ng late game. Pero tingnan natin kung paano gagamitin ng IDNS ang lamang na meron sila. Problema kasi sa kanilang composition, wala silang taga-basag ng tore. Oo, parang 10 bits nga kung magpupush lang sila na magpupush. Kaya talaga sila ng Omega dito if talaga maalagaan si Kelra. Kasi si Ryzen talaga dito mukhang lagi siyang inaabutan ng damage dealers. So pagbawas na yung buhay niya, tsaka na lang papasok si Lois. Kaya talaga nagiging successful yung mga cutthroat dito. So now, Sun Sampak versus Renjo on the XP lane. Ang ganda ng pag-tower hug lang ni Renjo dito. Parang hindi niya talaga binibigay yung tore niya basta-basta. And si Kelra naman dito nagmamatapang kasi alam niyang pwede siyang samahan. But now, we can see here the damage coming in from Lois. Gusto sanang umuha ng kill dito ni Angelina with the Dawning Light but it will not connect. So, kumbaga, konting tutok pa. Baka next game, kaya na. Ayan. Last game, hindi pa kaya pero ito buwang kakayanin. Kelra very low will be taken out. Kahit pa mayroong hard guard na kinasa doon si Chakdo, kapos pa rin. At finally, after a few minutes, itong IDNS, nagawa na nilang pagplanuhan si Kendra. Kanina pa nila tinatry. Oo, paulit-ulit talaga ng binibisita yon. Pero it takes 3 to kill 1. Yun talaga yung ginawa nila just to secure that kill. Kasi ka, if mapapabayaan mo nga si Kendra, kanina pa lang pinag-uusapan, Wolf, di ba? Na talaga mamawang problema ang IDNS. So, ngayon pa lang, parang prevention is better than cure na. Tama. Wala ka ng, hindi mo na masosolve yun mamaya yung problema pag sobrang nabigyan mo na talaga ng enough resources ito si Kelra. So ngayon, nagpapatapang. Sun Sampak, tapang. Grabe, sobrang tapang. Buti na lang hindi siya na-punish. Pero ang ganda move nun kasi nakapag-push siya lang. Diba sa aggressiveness na ginawa nila. Sabay yung nakakuha na rin ng turtle. Tama nga sa team mo kasi may in control. Ryzen nga lang makakuha na purple buff. Nag-aabang. Aggressive Ryzen. Ito yung hinahanap natin. Dyroth low. End comes the Tempest of Blades. Walang tataman. Hacker, ginamit na rin. Nakapag-flicker yung Dyroth. And walang mamamatay sa IDNS. Ang daming kinumit ng Omega, pero pati rin naman yung IDNS. Nice escape coming in from IDNS Esports. Pero tingin ko, Wolf, ang ulang dito ng Omega, konting bias pa eh. Ramdam ko eh. Tsaka yung sigawan, syempre, ng mga nanonood dito sa watch party. Oo, dito sa watch party, parang maganda yata makisigaw mamaya pag may malulupit na play. Oo, parang yun ata ang kailangan nila, yung enerhiya ng barangay. Tama. Energy talaga dapat mamaya, kaya ngayon yung Omega ay kumakalma na. Kumukuha muna ng kanya-kanyang resources, taking their time para mag-ipot niya muna ng gold for those items since IDNS ngayon yung lumalamang. Bakya lang naman, kaya-kaya nga bulid. Yep. And what we can expect dito sa IDNS ay makukuha muna sila ng kills tapos siya sila makakapag-push. Kasi unfortunately para sa composition nila, puro sila melee. If you think about it, yung pinaka-range na nandito is si Angelina. Maganda yung gap closer nila. So, ibig sabihin, kaya nilang makapunta dun sa may backlines kung sakali. Pero ang problema, pag nagkumpul-kumpul na sila, pwede silang ipunish yung mga members ng Omega. Kasi nga, hindi sila. Oo, puro range naman dito from the side of Omega, no? Andyan si Tito Max with Lelia na pag nagkumpul-kumpul nga talaga kayo, mas masaya siya sa ganun. Kasi masasalan yung damage output na pwede niyang ibigay. And si Kelra dito, ang maganda mga check push niya naman dito is the one na ginagamit niya madalas, the sniper, na lagi namang asintado kung tumama. So, mamaya, pag meron na siyang enough items, umabot tayo dun sa point na malapit na mag-late game talaga, dun talaga siya magsha-shine. So, as of now, they're just trying to defend their lanes. Basag yung torrent lang sa ribad ng ibaba. Lord is coming up real soon. Ayan na, pwedeng simulan to ng IDNS since sila yung mas may control doon sa minion waves dahil nga doon sa torrent na basag nila. Eh, pero, for Omega naman, well, sa tingin mo, parang wala naman ata silang kailangan talagang patience lang eh. Tama ka dyan. Pwede nilang i-shove lang yung mga lanes. Sa nakikita natin yun, di ba? Power hug lang muna. Talagang defense muna para sa side ng Omega.
Ang magiging game changer dito is yung next na Lord natin. Kung makakukuha to ng IDNS, pwede sila makabasag ng mga inner turrets. Dito sa may top lane, nagugungan nila sa Anri. Kung kumakatakas, sa hard guard para iligtas dito si Ryzen, pati ng Tempest sa placement. Yung nagarap ng angulo, dahil natin ang mabibigyan. Lois, hindi tumama na sa kanyang cable. That means makakataas din ang Omega sa kanilang isang kill. Missed cable, also a missed opportunity from the side of IDNS dahil makukuha lang sila ng isang hero, itong si Deroth Dishun Soundpack na walang kapalit, walang trade. So pwedeng kumuha yung Omega dito at mag-force sila doon sa mismong Lord Pit. Right. Ahil nga kulang, medyo malayo-layo pa itong si Sun Soundpack. Pero ngayon, sama-sama method na ang gagawin. Tinatawag na ang buong barangay. Pero sabi nila, kalat-kalat muna tayo ulit. Kailangan muna kumuha. Disperse muna ulit. Kailangan muna kumuha ng mga buffs. Kailangan muna natin mag-antay since hindi pa ganun katagal yung death timers eh. Haabot pa daw si Sun Soundpack eh. Ito ang ginagawa ng Omega pag-stall dito. Kasi alam natin na sa late game, walang panapos yung IDNS eh. Unlike yung Omega na may Beatrix. Landry, forcing itong hard guard, pati na rin yung ultimate. Ay, gusto blitz! Grabe naman first stone yun! Wala sa IDNS, nakakuha sila isang kill. At mukhang gusto pa nila na mas maray. Baka sa rigid si Kendra for the damage. Takes out one. Easy is quite low. Hinahabol tinong Tamos. They do have the damage this time para sa Esmeralda. Pero may sprint para makatakbo. At yung IDNS, 2-for-2 yung trade-off nila. Pero syempre, mas masaya sila dahil nabigyan nila yung Ling. Gulpe de gulat ang ginagawa nila dito. And pati kami ni Wolf. Lahat tayo nagulat dun sa ginawa ng IDNS Esports. Dahil akala natin, makukuha lang ng easy ni Ryzen yung kill onto Zanri. Pero parang bait pala yun ng IDNS na sige, magpabawas ka muna dyan. Tapos papasok na naman si Lois. Lois actually really commendable on the usage of the Fali. Sobrang linis. Sobrang linis na nakatakbo siya. He's actually zero deaths ngayon. So siguro ito talaga yung dahilan bakit siya isa sa mga priority pick ng IDNS. Mm-hmm. And they will live for quite a while. Magta 12 minutes na, hindi pa rin nakuha yung unang Lord, which means magiging enhanced Lord na siya. Ito si Easy kung tumalon, going for Etomax, forcing yung kanyang ultimate kasi Zandri sobrang low. Abulin ni Ryzen, Ryzen gets a kill. Mukhang susunod na dito yung Savior. Savior, nakapunta naman natin sa main center sa double kill para kay Ryzen. Nagtakbuhan yung mga assassin at ang nanaig ay yung Omega. Omega gets those two kills nang wala na namang kapalit. So mukhang ito na nga yung inaantay nilang opportunity kanina pa para kunin yung Lord. Napaali cables doon si Lois pero parang hindi ramdam eh. Omega pa rin ang mananaig ngayon shot sa partake. Kelra. Kelra naka-shotgun. Nag-aabang lang sa may patundamuhan. Sino kaya ang tatawid? Easy dito. Ang plan lang kunin. Pero mukhang may cyclone na maaapakan at makakatakas siya. Ang ganda na ginagawa dito ng IDNS pero definitely Omega. Sila yung mas lamang dito, if ever man na ituloy. Bakit ang decision mula sa Omega na mambuli muna, mambuga muna bago nila bigyan itong Lord. Ito si Easy, nag-angulo sa may likod, tumalon doon sa may likod, then going for Kenner. This time, Dawning Light, walang tatamaan dito na significant ni Lo. Ito na yung Tempest of Blades, gagamitin agad. Pat kasama na rin yung hard card. Lo is mamatakbo, meron siya immortality. Hindi mapapaps. Eh, lang na po yung D-Rot na bigyan. And minus one agad yan sa IDNS. Extended team fight, definitely. Put Omega in favor dito sa mismong laban na to at mukhang mapapatakbo na nga yung mga miyembro. Easy dito, sobrang lagkit, makakatakas pa, mapapatakbo na si Kelra. Zandri dito, tumawid sa may panalikuran. Nagalit na ang Omega at babawi sila. Pero si Ryzen, itutumba na. Kaso nga lang may bawi sila, so that is a 2-for-2 trade. Without the jungler from the side of Omega, Lois dito yung mas may chance na kumuha ng mismong objective. But ngayon si Renjo, nakapwesto lang. Tatawid dito si Etomax sa magiging target ni Lois. Pero may black shoes pa upang makatakas. Kaso nga lang, alam na ng IDNS kung saan babalik mismo doon sa sapatos ni Tito Max. So IDNS allows Spark to take the Lord and mukhang malabo dito kumontest ang Omega dahil patay pa si Ryzen. Medyo matagal-tagal ang death timers and this is a Luminous Lord Wolf. Medyo delikado pero kayang dumipensa. Nakikita natin dito trying to delay Ranger here. Ganda ng mga stun usages dito mula din sa Mystic Field ng ating Xavier. Grabe, hindi tayo mapaniwala dun sa nangyari dun sa IDNS. Nakakalamang ni Omega, nakakuha sila ng pick-off. Ang problema nga lang, nakakaroon ng angulo ito si Zandri, Lucas Natalia, proving to be a problem sa isang Matrix. Makikita natin yan sa instant replay na disperse yung side ng Omega. So sa likuran na yun, ginulo sila ni Easy. Eventually, si Zandri nakahanap ng angulo. Nag-dash na dun si Kelra. So yung combo, parang natulungan pa siya mismo. At hindi mo naman pwedeng i-blame si Kelra. Nakatingin talaga sila doon sa Lord at pati na rin doon sa Esmeralda. Sabay, eto namang si Fanny nakahanap ng isang kill. Mukhang ang IDNS
really proving to be good sa kanilang mga assassin plays. Oo, parang nung natalo sila sa game 1, mas nanggigil sila. Oo. Talaga ngayon nilalabas na, ang kanilang galit. Pero parang lumalamang yung idea ng esports pagdating sa mga team fights na malalayo sa isa't isa, kaso si Ryzen ngayon makakakuha in dalawa ang tutumba. Lord pa dedepensahan nila ng sobrang linis at low ang kukunin ng Omega. Hindi pwedeng walang gante. Ito si Lois naghanap na dito ng Yufani. Wants to get a kill onto Chatnu. Sobrang bilis kaya ng Chatnu with this. Yuyuy! At mukhang hindi pa siya mamapatay. Ito no. Si Izzy. Ito na yata yung punishment na Omega. Hahabulin nila dito yung Esmeralda. At hindi natali dahil sa sobrang bilis na wakmo. The fun run meta is still intact. Parang Santi. Kaso, nabigyan doon yung IDNS. Pero yun nga ba mangyari, Kelra? Uy, naku, nagkamali ng cable na isa. Ang sakit dito ng Omega. Pag nagbigay ka talaga dito ng opening sa kanila, ay eh, kayang-kaya lang balik ta rin bigla. Mm-hmm. And makikita natin nung si Chakno na konting-konti na lang yung buhay si Luis. Parang gigil na gigil na eh. Pero natakasan niya pa rin with the help of the sprint. So yung meta ng Fandra na sinasabi mo dito, Wolf, sobrang effective dito sa dalawang teams kasi may nag-sprint din dito sa kabila eh. So, kung mapapansin natin si Ryzen kanina, nung wala pa siyang enough items, siya yung laging ginugulpe at siya yung laging binibigyan pansin ng IDNS Esports. Pero ngayon na meron na siyang mga items, parang sinasabi dito ni Ryzen na, sige ngayon niyo ako gulpihin. Ako na babawi. Ako palagan. Nakita natin, ito din si Genzio. Doon sa may top lane, nakakuha pa sila ng double kill doon sa Natalia at sa Dairo. Ang problema kasi doon sa IDNS, tinry nilang i-challenge itong newly buffed na hero. Tapos meron pang hard guard yun. So, definitely a mistake mula sa IDNS. Esports, ang kanilang mga anti-heal so far is just dominance. So, kung papansinin natin guys, yung tanong natin kanina kung saan magda-damage item ba yung gold lane Esme, hindi. Defense din siya. So, double fighter defense ito malang sa IDNS. Ang damage talaga nila nasa Fanny at nasa Xavier. Oo, yung mga ganitong playstyle. Kumbaga medyo similar nga ito yung dalawang offlane, 'di ba sa Echo, 'di ba? Parang double fighter setup. Tapos yung damage dealer talaga nila dito ng Asan si Angelina and si Lois. Tapos si Zanri yung finisher kung may tatakbo mang low HP sa may bandang likuran. So ang ganda nung team lineup dito ng IDNS Esports. Pero yun nga, tama ka Wolf sa sinasabi mo kanina na wala nga silang panapos talaga and hindi naman nagbibigay yung Omega ng mga wipeout eh. Kung mapitasan man sila, alam nilang kailangan nilang umatras. Kasi if ma-wipeout sila dito at this point, pwedeng rektahin eh. Kasi inhibitor turret na lang yung natitira doon sa may bandang ibaba. So may possibility na talagang tapusin in a snap ng IDNS Esports to. And hindi ka nga pwedeng matalo dito sa group stage na to kasi best of two lang. Oh, grabe. Grabe itong pinapakita ng IDNS Esports. The fact na 17 minutes ay sila pa rin na nakakalamang. Nakahanap sila ng mga openings. And Omega, sila ang nasa depensa sa ngayon. But it doesn't mean na automatic ay mananalo dito ang IDNS. We're looking at Kera, may wind of nature na rin naman siya. Which means na kahit i-go siya dito ni Zanri, meron siyang isang layer ng defense. Mm-hmm. 18-minute Lord. Evolved Lord. Ito yung may kidlat-kidlat eh. Kidlat na, may kidlat. Okay. Napaka-intense na naman yung matchup ito. So Lord Dance na kailangan nating abangan. Para sa IDNS, madami silang speed push potential eh. Kasi meron silang Fanny. Ganun din naman sa Omega, pwedeng itong si Ryzen ay maglaboy ng pakonti-konti para ma-clear yung, para ma-shove yung mga waves. Oo. So mukhang binibigyan talaga ng IDNS Esports yung ng pressure, yung bottom lane. Na mukhang wala nang tatao ngayon. And si Chakno lang ata ang de-depensa. So dalawa, laban sa isang mangyayari dito, itatry nilang i-force push. But here comes Ryzen with a jump. Zanri ata may ipit sa may bandang gitna. Dawning Light ko-connecta onto Ryzen. Pero with that kill, mas confident ang Omega ngayon na lumapit doon sa Lord Pit na tara, kunin na natin to. Hindi ko na malikmata, may sumabog yung ano yun. Ang tore. Nakip pala ng Omega yon. Ang maganda sa IDNS do, kahit nakakill doon si Zanri, na-force nila yung pagsabog nila. So alam, this is a 5v4 situation. At sumasayo na ang Omega dito sa Lord Dance. Kendra and Jack, kung nakaabang dito, wala makakaspot, ginamit na yung Dawning Light. Angelina might be in trouble because of this. Namatahan ni Kendra. Ay na nga, magsa-sniper siya dito. Boom!
Mga lahat, agad ang buhay ni Angelina and the Rising Fear. Oh, hindi pa yun talaga yung inaabangan natin. So now, agawan Lord ang mangyayari. Oh, and that is a steal! Coming in from Izzy, IDNS Esports ang kukuha dito ng Lord. Kaso nga lang, kills ang kapalit ng Omega. Sabi nila, kukuhanan man kami ng mga buhay nyo kahit na inyo ang Lord. Ang gulo ng teamfight sa gitna na nagkumpul-kumpulan sila na parang hindi mo na nga malalaman kung saan kumama yung retry ng isa't isa. Man, saan nakakita? Yung Esmeralda, normal attack tsaka Stardust Dance lang yun eh. Oh. Ako ng Lord yun. Parang yung mga timing din eh. Klaseng dasal yung ginawa nun. Ibang klase, Lois, pinirasa ulit yung Black Shoes. At imagine nyo talaga, Esmeralda yung nakalasit. Yung Omega, meron silang retry. Merong Beatrix. Lahat ng mga high damage. Damage at mukhang bibigyan nila dito. Bibigyan nila dito yung Lord. Ito si Lois, nagpok lang pero nasaktan din siya. Ikaw sa Dawning Light. Napupok din dito yung Omega pero yung Lord. Very low na nga dito. Mag-aabol pa rin. Uy. Yung ating Dirot at mukhang mamapano siya dito. Mag-survive na kaunti with immortality. Income sa Jumbo Lakizadri pero mamatay pa rin dito yung Dirot. Nakaabang ang mga bala ni Kelra at mapapatong pa rin nila yung Lord. Makakuha ng torre dito yung IDNS. Ang intense ng laban. Grabe yung mga bitawan ng Dawning Light dito ngayon ni Angelina. Redemption to mula doon sa game 1 niya. Pero yung Omega, nakita mo naman, Wolf, kung gaano kadesidido ang IDNS Esports na pasukin yung backline. Pero yung Flicker, Abyssim Strike, oh, na ginawa dito ni Sun Soundpack. Sinakot lang ni Kelra ng Ninchant. Ninchant lang. Sabi niya, hindi. Alam ko na yung gagawin mo eh. Sobrang aggressive nito ah. Oh, Ryzen, naghahanap with the hard guard. Ganito rin si Eto Max para mag-ball. Easy, tumatake na kote. Ito na rin si Lois. Tempest of Blaze, ginamit na nga lang din. Low na dito si Easy, pero makakatakbo na dito si Kendra. Nakaabang, hinabol dito yung Fanny. At may damage na nga siya. Dawning Light, walang tatamaan dito sa may likuran. Easy naman, tumakbo. Buhay pa rin. Income Sandry na ako ng kill. Kaya Eto Max, pero mapamanish din siya. Gana Omega, 1-for-1 na naging trade-off. So far, ang dami kinumit ng pare sa teams. Omega, as of now, still on the lead. Pero dati sa trade, Eto Max for Zanri. So now, medyo matagal-tagal pa bago mag-spawn yung next Lord. Kailangan dito maging maingat ang dalawang team. Dahil nga, even Omega dito, pwede maging delikado if sumakto lang ng sumakto yung bitawan ng IDNS Esports. Pero sa nakikita nating fight, puro mahahabang team fights. As long as sa tingin ko, Wolf, na sama-sama, lamang yung Omega eh. Pero pag nagawa ng IDNS Esports na i-force yung Omega na mag-disperse, parang doon nalulugi yung Omega. And also, true yan sa IDNS Esports, parang sobrang, nakikita na natin na hindi na enough yung damage ng IDNS Esports kapag paisa-isa. Pag yung mga pick of time, kailangan nila sabay-sabay gamitin nila dito yung ultimate yan. Hindi na kailangan na naman. Hearing, no? Hearing, of course. At yung tumatake dito si Easy tsaka itong si Hero. Ang kailangan din ibalik ng IDNS yung gulpi de gulat nila. Oo, yung kanina. Pwede talagang gamitin. Oh, sayawan na naman ulit. Santi, it was the Lord Dance. Ito na nga ang sayawan at ang unang aapak sa dance floor. Ay, Omega. Kaso nga lang mukhang makukuha niya dito si Kelra and wala rin damage dealer na inaasahan saan ng Omega. Pero may bawi sila. Zandri still goes down. Ryzen dito. Pepuesto sa may bitban ng Lord. Izzy dito ang nagugulo sa may badalik kuran. Pero they will finish it off. Ryzen for the kill. But that is a trade. Eto Max goes down. Pero yung Lord dito nanganganib na. Sino kaya makakuha? Tingnan natin ko. Pero napakasakit. Ryzen is out in a double kill for Sun Soundpack. And the Lord goes to Lois and IDNS Esports secures a wipeout plus the Lord Aminya for Sun Soundpack. Oh my goodness, Omega! Nakipagsayawan sila doon sa Lord. Sinetap nila yon pero si Zanri nakahanap ng angulo kay Kelra minus 1 agad. Additionally, ginoon ng Omega sa dulo. Imagine mo, ginoon nila doon yung Savior at alam natin yung Savior. Sasabi ko sana, ang pakit po yung Savior. Nahuli! Ang ginawa niya, Mystic Field sa harap niya in place, di ba? Tapos, na-stun niya yung dalawang members ng Omega. Nakapag-deal pa siya ng damage bago siya mamatay. Ganon kalas yung Savior. Hindi kailangan long range para malas yung damage mo. Kahit igo mo siya,